Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, gagawa tayo ng Mango Japanese Cheesecake. Simulan na natin. Kakailangan din natin ng 1 bar of cream cheese, 1/4 cup ng butter, 1/2 cup ng white chocolate chips, or pwede rin yung ginagad na white chocolate from the bar, cake flour, 1/2 cup, powdered sugar, 1/2 cup, egg whites, 4, egg yolks, 4 din, calamansi, 6 na calamansi, piniga na, tinanggal na rin ang buto, at kailangan natin ng condensed milk, mga nasa 1/4 cup lang din, vanilla extract, konti lang nalagay, 4 drops lang, and 3 mangga. Unang-una, pagsasamahin natin ng cream cheese. Cream cheese, white chocolate, butter. Dito lang muna kadami para merong matitira para sa ibang ano. Yan, sige. Microwave lang natin siya. Ngayon, imimixer na natin siya hanggang sila ay mabuo. Ilalagay muna natin siya dito sa hiwalay na bowl para makapag-whip tayo ng egg whites hanggang sa magmukha siyang meringue or merengue. Ngayon, mag-whip na tayo ng egg whites or lalagyan natin siya ng konting calamansi. Ngayon, mag-whip na natin ang egg whites. Dapat yung itong itsura niya, ipo-fold na natin siya para ma-incorporate. Ngayon, nilalagay na natin siya dito sa baking dish, pero una sa lahat, lalagyan natin ng mantika para hindi dumikit. Dito na natin siya ilalagay. Kailangan natin gawin ito para magtapang air bubbles para mawala. Ngayon, maaari na natin siyang i-bake. Nakalagay na sa cake pan ng ating cheesecake mixture. Ngayon, maaari na natin siyang i-bake for at least 30 to 45 minutes up to 1 hour in 375 degrees Fahrenheit. Gagawa na tayo ngayon ng mango sa spilang topping, pero hindi natin silang lahat i-blend. Kalahati lang. Para may matira na bilang presentation. Lagyan na natin yung condensed milk bukod sa mangga. Tapos, meron tayong calamansi juice. Vanilla extract ulit. Yan. Pwede na. Maaari na natin ilagay sa blender. Yan. Ang blended ingredients natin ng mangga, lulutuin na natin sa pan kasama na itong butter, yung natira mula sa kanina. Hintayin natin maluto hanggang sa lumapot-lapot ang mango mixture. Hinanang apoy. Kung naiisip niyo ang mangga na ito, para siyang yung kung kumakain kayo ng mango sago sa mga Chinese restaurant, pareho lang. Maaari na itong gawing toppings sa cheesecake mamaya. Nandito na ang finished product natin. Ito na yung Japanese cheesecake. Gayetong itsura niya. Kailangan muna natin gawin ay dapat gagayto natin siya sa pan. Unang-una, itataob natin siya. Pwede na natin siyang lagyan ng mango sauce.
spread them evenly. Ganito. So itong itsura niya. And it's mango time. Mango time. Arrange the mangoes accordingly. Ganitong ganito. Para mas paganda ang kanyang presentation. Ngayon, titikim na tayo ng mango Japanese cheesecake na ginawa natin ngayon. O, diba? Itong dish na ito, talagang nauso lang talagang Japanese cheesecake nung magsimula lang talaga mga franchises. Pero ito, naiiba. Very different. Ngayon lang. Ngayon lang ang paghiwa nito. Yan. O, diba? Kita? Tikman na natin. Manggang-mangga. Maraming salamat ulit sa pagtuto. At sana mag-subscribe kayo para sa maraming recipes. Thank you. Hanggang sa muli.